Okay, welcome na naman mga bro. Ngayon ay may gagawin na naman tayong isang battery charger. Ayan. Bali CBR-200, nasa 200 ampere siya. Ayan. Bali meron siyang 12 volt and 24 volt. Bali ang charger na ito mga bro ay kwan daw ito eh. Hindi raw mag-charge, ayaw daw mag-charge. Titingnan natin kung anong problema niya. Okay. Check muna natin itong kanyang 3 ampere na fuse dito. Kung okay ba. Tignan natin, buksan natin. Bali, okay naman mga bro yung kanyang ano, fuse. Bali, meron naman siyang fuse mga bro dun sa loob. Okay naman. Okay, balik natin to. At i-check natin. Saka buksan na natin para ano. Makita talaga yung sira niya. Okay, buksan na natin mga bro. Bali dito sa kanyang likod mga bro, mayroon siyang pinaka ano, lalagayan ng cord pagka hindi siya ginagamit. Ayan siya oh. Ayan. Ayos din itong charger na ito ah. Okay, buksan natin. Tuloy natin yung pagtatanggal ng kanyang ano, takip. Okay, nabuksan na natin mga bro. Ayan yung laman niya. Yung diode niya. Heavy duty yung ginamit. Ayan. Okay. So, bali check natin yung kanyang primary mga bro. So, check natin mga bro itong kanyang ano primary kung okay. Ayan. Bali okay naman mga bro. Mayroon siyang 12 ohms yung resistance ng kanyang primary. Okay yung ating primary. Check naman natin yung positive at negative niya. Ayan. Bali wala dito. Itanggalin natin to. Bali duman sa ano nga bro, amperes. Ayan.
Okay, check natin doon kung may konektado dito. Wala. Wala. Check natin dito sa ano, sa may trip niya, sa may switch. Ayun, mayroon doon. Pero dito wala. Ibig sabihin mga bro, ito yung may problema. Pinaka trip niya. Okay, tignan natin sa harap. Ayan. Ito mga bro, ang salarin. Ito. Pinaka switch niya. Ito. Kaya ang mangyayari dito siguro mga bro, i-redirect na lang natin ito. Ayan. Simple lang mga bro, babalatan na lang natin itong kuwan na ito. Pupuputulin na lang natin dito. Ito lang na nakikita natin yung problema niya. Ito mga selector, okay lang to. Okay, putulin na natin dito mga bro. Saka natin testingin. Ayan. Okay, bali balatan na natin mga bro ito. At pagdudugsuhin natin itong dalawang wire na ito. Ibabypass na natin yung kanya. Pinaka trip niya. Hindi trip 'yun eh pagka ano. Merong nasagap na hindi maganda. Ayan. Bali, nabuhol na natin mga bro. Yan o. Balutan na natin ng tape. Kahit hindi na nasiguro natin kung ano yan, hinangin. Okay, nalagyan na natin ng tape mga bro. Yan, testingin natin. Yan lang naman siguro yung kanyang sira. Yan bali yung transformer niya nasa kuan ito. Sabihin na nating nasa 30 ampere siguro ito. Transformer niya malaki din eh, nasa ano 4 inches at ang lapad ng core ko thickness niya ay nasa 2 inches. Okay, subukan natin kuan mga bro. Testingin natin. Yan. So, pwede na natin isaksak ngayon sa kuryente. Saksak na natin. Ayan. Okay, testirin natin kung meron siyang output. Testing muna natin. Try natin kung mayroong output. Ayun, mayroon mga bro. Mayroon na siyang output oh. Okay, try natin yung pagkarga ngayon.
Gumagana na siya mga bro. Oh. Malakas din siya magkarga mga bro. Malakas niya magkarga. Pwede na mga bro. Pwede na. Bali, ito lang talaga yung naging problema niya mga bro sa charger na ito. Yan. Ganun lang. Check niya lang yung dalawang clip sa inyong tester sa X1. Tapos yung sa may primary. Ah, may 24 siya. Gumagana yung 24 niya. Oh. 24. 12 volt. Ito naman yung max min. Gumagana pala mga bro yung 24 niya. Oh. Oh. Okay. Paano mga bro? Hanggang dito na naman muli. Hanggang dito na naman muna at kita-kita na naman tayo sa mga next video ko. Okay. Salamat ulit mga bro.